Ako po si Jeffrey Salamat mula sa San Pablo City, Laguna. Meron po akong banda. Ang pangalan po ay The Blank Tapes. 2011 po, nabuo po yung banda namin. Apat po kami sa banda. Nagpa-perform po kami sa mga weddings, birthdays, kapag meron po mga nagpabook sa amin para mag-perform po sa kanilang mga events. Nakapag-record po kami ng kanta noong 2019. Then, 2020, nakapag-release po kami ng EP namin sa Spotify. Dahil pandemic nga po, wala na po kami mga tugtog sa labas. Kaya nag-decide po kami na ilabas yung aming mga kanta. Ang naging libangan ko lang po talaga ay music po. Nag-aral po akong mag-gitara. Sinikap ko po na matuto na sumulat po talaga ng kanta. Talagang bata pa po ako, pangarap ko na po talaga ang kumanta, magkaroon ng banda. Ini-imagine ko po talaga na meron po akong kasamang banda nagpe-perform po. Bata pa po ako ay naulila na po ako sa magulang. 7 years old pa lang po ako nung namatay po ang aking tatay. 11 years old po ako nung mamatay sa sakit na kanser ang aking ina. Napakahirap po na mabuhay, na walang gumagabay sa iyong magulang. Sa edad na 11 ay natuto na po akong maghanap buhay dahil wala na po sa aming sumusuportang tatlong magkakapatid. Sinikap namin mag-trabaho, magkapatid, kasama po yung panganay kong kapatid. Pinag-aral po namin yung aming bunso. Siya na lang po talaga yung may kakayanan na makapagtapos at gusto makapagtapos po na pag-aaral. Dahil nga po sa murang edad pa lang po ako noon at hindi naman pwede magtrabaho sa pwedeng pagtrabahuan, nagtitinda po ako ng pandesal sa umaga. Nagtrabaho din po ako sa palengke na bilang kargador, tagahatid-hatid po ng mga namimili. Hindi na rin po kami nakapagpatuloy sa pag-aaral ng kapatid ko po na panganay. Hindi na po namin may sabay yung pagkatrabaho sa pag-aaral. Noong mga pagkakataong yun po ay nawalan din po ako ng pag-asa. Kahit anong pagsisikap namin, parang wala't wala pa rin po talaga nangyayari sa buhay namin. Hanggang sa napabarkada po ako, natuto ng mga bisyo, masasabi pong parang patapon na po yung buhay ko. Yung mga pagkakataong yun, hindi pa po ako Iglesia ni Cristo. Pero dahil po doon sa mga relihiyong pilit akong inaalok na umanib sa kanila, doon sa binigay sa akin na Biblia ng ibang relihiyon, nabasa ko na merong Iglesia ni Cristo. Kaya napatanong ako sa aking sarili na bakit Iglesia ni Cristo ang nakasulat sa Biblia. Hanggang sa sinikap ko po na magsuri, nakinig po ako sa programa ng Iglesia ni Cristo sa radyo sa DCEM 954 po, hanggang sa mayroon kaming kapitbahay na Iglesia ni Cristo na nagaya sa akin sa isang pamamahayag. At pagkatapos ng pamamahayag ay nagsabi na ako sa kanila na magpapadokrina ako sa Iglesia. Yung mga kapatid ko po nung una ay nagtaka din po sila dahil alam naman nila na wala po akong kahilig-hilig sa relihiyon. Anong una po ay inuusig nila ako, pero pagtagal po ay natuwa din naman sila sa mga pagbabago po na nangyari sa aking buhay. Ngayon po ay masasabi ko na napakalayo ko po sa dati kong pagkatao. Nararamdaman ko po ang patnubay ng Diyos sa aking buhay. Hihiwalay sa tindawa, sa sumpa ang magsasama, habang buhay sila, habang buhay, iibig kang kapwa, sabay natin
ka. Ito pong entry ko sa MusiKo na Habang Buhay, na-inspired ako sa ano po eh, in a relationship na talagang long-lasting po, habang buhay na nagsasama. Noong nalaman ko po kasi itong MusiKo, agad po akong gumawa ng kanta. Nagawa ko siya ng mga isang linggo po. In-entry ko na po siya sa MusiKo. Then, pinakilig ko po sa mga kabanda ko para po magawa namin ng malapatan po namin ng iba't ibang instrumento. Masaya po ako na napansin po yung aking entry dito sa MusiKo. Masaya po ang feeling dahil yung pagsisikap mo po talagang nagkakaroon ng katuparan eh. Maraming nawala sa akin, nawala ako ng magulang, nawala yung childhood happiness, nawala yung pangarap para makapagtapos ng pag-aaral. Pero isang bagay ang hindi nawawala sa akin, yung passion ko sa music. Kaya nagpapasalamat ako sa MusiKo. Merong ganitong mga songwriting competition. Masarap kasi sa pakiramdam na yung awit mo, inaawit ng iba. Kung masaya yung naidudulot nun sa kanila, mas masaya ang nadudulot nun sa amin. Na nakakapag-inspired kami ng tao. Makapaghiwalay sa ating dalawa, sa sumpa ang magsasama habang buhay sinta. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, huwag natin isusuko yung ating pangarap. Awit na naghahayag ng aking damdamin na nais kong maiparating magandang melodiya na may tugmang himig at letra. Halin at pakinggan at sabayan ang ginawa kong kanta. Ito ang MusiKo, ito ang MusiKo. Oh, oh, oh. Thank you for watching MusiKo. Please don't forget to like, share, and subscribe on INZTV YouTube channel.